Hai Pak, thank you Pak. Selamat Pops Jeffrey sa paghintay sa amin. Sobrang late. Ano yung binigay? Mais? Fruits? Nice, nice. Thank you, thank you. 1 hour later. Selfie naman sila. Sige, trust ka. Pwesto ka. Kahit selfie na lang tayo. Hindi, ang layo. Hindi naman nagawin pa itong isang pomi. Selfie lang tayo. Okay, teka lang. Pwesto lang ako. Patayo, patayo. O, pwesto ka na muna. Picture-picture tayo para isang biyahe na lang. Huwag ka reference. Tinan na. Diba? Pugi pa, igop. May? Kubo? Papasok tayo dito? Adon ba? Doon tayo sa kabila part. Adon, may anong pala sticker ano? Ayan, dikit din tayo. Pero punta ka na muna doon. So ayun guys, ito kami sa border ng Ilocos Norte. And nag-picture lang din. By the way, meron din pupunta si Vinci somewhere dyan sa Kubo for registration ata. Yun ang sabi doon sa border. Kailangan namin punta dito kasi tourist kami. And later, magdikit din kami dyan since meron pa naman kami na titirang sticker. So update ako guys kung ano ang ginawa ni Vinci doon. 15 minutes later. May sticker ka dyan? Dito na lang oh. Dyan na lang tuloy. So, dyan na lang kami guys, magdidikit ng stick. Eh, sobrang punong-puno na, oh. Grabe. Kailangan na siguro yung lagyan pa ng isa. Ayusin mo sa akin, tatabingin ko mukha mo. So, ayun guys. Ang hinihingi lang naman kay Vinci is vaccine card lang. And then, may instruction na binigay or sinabi na sa pagdating daw ng pinilis, kailangan namin kumuha ng vehicle pass at mag-register. So, let's go. Tingnan natin kung mabilis din ba ang process doon. Kasi dito, mabilis lang eh. Oh, let's go! So, dito na kami guys sa Pinili Visitor Center. Tingnan natin kung ano magiging process dito. Kasi kung nakita nyo, eh, may mga ano din, mumunta din dito. Ibig sabihin, dito talaga kailangan mumunta. So, yun guys. After masagasa ni Vinci, eto binigyan kami ng ganito. Tourist green card nga pala. Sabi nila, huwag tong wawalain. Ito importante to. Kasi kapag na-checkpoint or meron checkpoint, ito lang ipapakita. Kaya dapat ingatan to. Yun yung magiging access or pass namin. Kapag wala nun, hindi makakapasok. So, yun. Good luck sa travel nyo guys. Sana nakakatulong to mga pag-update namin kahit papano. 82 kilometers later. Tumay na ba ito parking area? Hindi naman tayo magpapark na matagal dito eh. Pwede dito lang sa front picture. May kainan ba dito? May nakita kang kainan. Ayun oh. Sarado pa ata. Bukas na ba? Sarado pa. Wala pa ako nakikita. Doon tayo picture. Doon na lang sa may arc. Doon sa may ano. Picturean mo lang ako agad. Tapos picturean din kita agad. May car. Tapos. Saan tayo dadaan? Along the road naman. Saan tayo daan? Yung left daan. So ayun guys, ito kami ngayon sa or we're heading to Pawai Sand Dunes. Kasi nung last time na nag North Loop kami, hindi man lang kami nakapag side trip. Ganyan, mga arco lang yung mga nasadya namin nung panahon na yon. So this time, lagyan natin ng onting side trip. Good thing, ano naman siya no? Sementado. Eto na siguro yon. Welcome, Pawai Sand Dunes. Ayan. Ayan, dun pa sa dulo, meron pa doon, no? Para mga ganun. Tingnan natin dito. Ano meron dito? Pasok tayo dali. Ayan, no? No, ano? No entry? Ay, pa, siguro palabas na to, no? Ayan, ganito yung tsura niya pala. Try mo nga, testing. Diba? Yung mga malalaking gulong talaga ang pwede. Tanong din tayo, para kahit hindi mo kayo makapasok, at least para sa ibang interested na pumunta, mag side trip, at experience yung sand dunes. Ayan, bigay tayo ng idea. Ayaw! 2.5 per ride, maximum 5. So, dito yung ticketing area nila. So, sasakay na ganito, 2.5, 5 taon ang pwede. So, meron pa dun. Baka, mag side trip pa natin.
Ganda lang siya guys sa mata, as in, pero sa mga picture, hindi ko alam ma-appreciate niya yung ganito. Sa personal daw, sobrang lupit, sobrang ganda. Parang feeling mo ano, parang nasa desert ka. Ay, ayun yung ano, yung nakita ko sa TikTok, yung nagpapadaus-dus doon. Doon ba yun? Yung parang nagpapadulas. May mga nakita ko sa TikTok eh. Tingnan natin sa view deck, baka mas maganda. Ano meron dyan? So, let's go! Next is Bulacanang of the North. 82 kilometers later. Eto na naman tayo sa shortcut. Ay, nako. Gano ka short ang shortcut, sobrang shortcut. Kasi ganito yung dadaanan. Yung shortcut tapos makukuha mo ng ganitong minuto. Kasi hindi sure kasi yung takbo mo is mabagal. Sana sa dulo, ano, sementado na. Ay, nakong shortcut. Yun, patag na, sementado na. View deck, here we come! So yun guys, andito na kami sa view deck ng Sand Dunes. So sisilipin lang namin. Sa mga ganitong footage makakakuha kami or mga situation kasi walang bayad. Libre! Tingnan din. Ha, di nga talaga kaya ang ano dito. Para siyang nasa beach. Mga ganito-ganito, kaya naming puntahan, maglakad, ganyan. Hindi lang picture, hindi footage talaga kasi libre! Paso nakakapagal, lumulubog yung ano. Parang nakakatakot mawala sa disyerto. Ngayon ko nare-realize yung hirap at pagod ng mga nilalaro ko sa PUBG. May ganitong part. Wala ba natulong sa amin dyan? Kaya pa. Yan lulubog. Mamaya pagpawa. Pag-drop na lang tayo. Pataas din. Hindi ko siya kaya yung motor ko. Dito na lang. Baka kasi may car dyan. Kaya yan. Let's go. We're on the top of the sand dunes. Ito yung makikita nyo. Sobrang lawak. Sobrang hangin ng presko. And good thing, hindi ganun kainit sa oras na alas 9. Yan, medyo maswerte tayo na hindi ganun ka-trick yung araw. And kung sakaling man mapadaan kayo dito, para lang tayo feel na no, nasa disyerto. Yan. So, balik na rin kami ni Vinci sa motor namin para bumiyahe na pa pagudpud. Side trip lang sa Bangi Windmills. Ayan, sa Idol. Nakaupo. Ayan, nagmamap na ulit. 5 minutes later. Hi. Sticker. Sticker, taga lang sticker. Thank you. Ingat ka, thank you. Kamusta na? Shout out sa mga nakakakilala sa amin. So ngayon guys, ang tatanggal lang ako ng buhangin kasi pumasok yung buhangin sa shoes ko. Sira na kasi itong shoes ko. Si Vinci kasi. Tingnan niyo. Oh, tangin ang dami. Daming buhangin. Ito na kasi siya. Napakan kasi ni Vinci itong shoes ko. Wala man ako naipong pera, may naipo naman akong buhangin. Ano mo to eh, napakan mo to eh. Yan na, sira na. Nagbo-volunteer si Vinci, nagamitin ko yung legendary siya ng bow. A little later. So, dito na kami guys. Kung nakikita nyo, yun know, windmills. Ayan. So, kung naalala nyo yung trivia ko about sa windmill, comment nyo. Kasi si Vinci, hindi niya yun alam eh. Pang matalino lang talaga kasi yun. Hindi na kami mababa dyan guys. Unlike before, nakababa pa kami. Kasi, baka hindi ka kaya ng gulong namin eh. Last time na pumunta din kami dyan, nalubog lang yung gulong namin. Kaya ngayon, punta na kami ng pagod food. Kung saan nandun kami naka-check in. Para makapag-swimming na din kami at makapagpahinga. So, let's go! Yun na ba yan? Ah, dito na lang tayo tuloy. No? Okay. So, dito na kami sa Renovati. Ayan. So, let's see. Let's see kung saan tayo dito. So, yun guys. At last, andito na kami sa Saod Pagudpud. Ayan. Ito yung Renovati. Tama, no? So, tutur ko lang din kayo sa room na ito. Pagkapasok nyo ng room, cabinet agad na bubungan sa inyo. May paglalagyan tayo ng ating jacket. And of course, meron silang TV. Aircon! Siyempre! And malaking salamin. Yeah, boy! Siyempre, bed.
good for two. And the CR. Malinis, my heater again. Sana nagpa-function ng maigi para relaxing sa ating pagligo. Lahat ng accommodations namin dito guys, through online, Agoda, and booking.com. So, try nyo din doon para kahit papano. Makita nyo kung pasok ba sa standard nyo yung ganung rate. And parang hindi ka nagiging expectations. Ganon. So, mag-prepare lang din kami. Pahinga onte and then mag-swimming.